So kanina nga lang ay ginulat tayo ng Boston Celtics at Detroit Pistons matapos nilang magsagawa ng trade upang mapunuan ang malaking pagkukulang ng kanilang team ngayong season. At dahil busy na ang iilang mga team sa pagpapalakas ng kanilang lineup, Golden State Warriors na nga lang ang iniintay ng karamihan na gagawa ng pagbabago ngayong season. Dahil alam naman nating malaki ang problema nila pagdating sa rebounding. Dahil sa tuwing inaalat ang kanilang shooting ay nahihirapan ngang makipagsabayan si Kevon Looney at Draymond Green. Dahil nananatili pa rin sila sa kanilang small ball lineup. At ngayong marami nang nagkaka-interest sa former All-Star na si Andrew Wiggins. Malaking tsansa na ito ng Warriors na gumawa ng trade ngayong trade deadline. Dahil alam naman nating sobra-sobra magiging tulong nito sa two-time MVP na si Stephen Curry. As of now ay Milwaukee Bucks, the Indiana Pacers at Dallas Mavericks ang nagkakaroon ng interest kay Andrew Wiggins. At halos lahat ng teams na ito ay may mga assets na talaga namang magugustuhan ng Golden State Warriors. Subalit hindi nga natin alam kung ano ba talaga ang iniisip ng Warriors front office. Dahil kung gagawa man talaga sila ng trade ngayong season ay malaki ang tsansa na makapag-compete sila sa NBA Finals. At tsansa na nga rin ito ng Warriors habang malakas pang maglaro si Steph. Dahil kung ahayaan lamang nila ang mala-MVP performance nito sa kanilang team, siguradong hindi rin magtagal ay magsawa na ito sa Warriors. Dahil hindi naman talaga biro ang kanyang tinatrabaho sa bawat game. At buti na nga lang sa mabilis na improvement ni Jonathan Kuminga this season, mas nakakahinga na nga ngayon si Steph sa kanilang lineup. Dahil napakalaking tulong ngayon ang kinakamada ni Jonathan Kuminga sa bawat game. Kayo mga Lods, kinakailangan pa ba ng Warriors na gumawa ng trade this season? Comment down below lang mga Lods. Samantala sa naging game ng Warriors laban sa Brooklyn Nets, nakita natin ang napaka-impresibong performance ni Stephen Curry at Jonathan Kuminga. Matapos nga nilang mag-combine ng 57 points upang tuluyang matalo ang kabilang team. Ngunit hindi nga lang si Steph at JK ang nag-stand out sa game na ito. Dahil pati na rin ang Brazilian forward ng Warriors na si Gui Santos ay nakapagtala sa game na ito ng 9 points at 5 rebounds. At hindi pa nga din kasama ang iilan niyang mga defensive game na alam nating nakapagpahanga sa buong coaching staff ng Warriors. At dahil sa naging malaking tulong nito kay Steph at Jonathan Kuminga, nabanggit ni Steve Kerr na para nga daw na si Juan Toscano-Anderson si Gui Santos dahil same vibes at energy nga daw ang naibibigay nito sa kanilang team. So sa pagkakaroon ng opportunity ni Gui Santos na maglaro sa rotation ng Warriors, masasabi nga nating hindi nito binigo ang lahat dahil alam naman nating napakalayo ng laruan ng G League sa NBA. At kahit nagkaroon man ito ng limitadong minuto sa kanyang playing time, naging malaking parte pa nga rin ang kanyang laruan sa naging panalo ng Warriors laban sa Brooklyn Nets.